Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to the Hub Daily. Si Noraline Bobadilla, isang Pilipino na may Israeli citizenship din na nabihag ng grupong Hamas ay pinalaya na at ligtas na nakabalik sa Israel. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong Miyerkules. Dinukot si Noraline, 60 years old, ng Hamas noong 7 ng Oktubre noong mag-massacre ang Hamas sa Israel ng mahigit 1,000 katao. 53 araw o 53 days na naging bihag si Noraline. Ngayon ay nasa Tel HaShomer Hospital si Noraline, malapit ito sa Ben Gurion Airport ng Israel para sa mga medical test. Isa pang Pinoy na dinukot, ang caregiver na si Jimmy Pacheco ay nauna ng pinalaya nung nakaraang linggo. Dinala din si Jimmy sa ospital, hiwalay na ospital naman sa Shamir Medical Center, kung saan na-clear na din siya for release at binigyan pa ng masigabong palakpakan ng mga hospital staff sa kanyang pag-alis. Noong una, hindi pa sigurado ang mga otoridad ng Pilipinas kung kasama nga ba sa mga bihag si Noraline Bobadilla. Pinangambahan na baka isa siya sa mga napatay ng Hamas, kaya laking pasasalamat ng mga otoridad nang malaman na nakasama siya sa mga pinalaya sa hiwalay na negosasyon para sa mga Thai nationals lang dapat. Matatandaan na ang pagpapalaya kay Jimmy Pacheco ay kasabay din ang pagpapalaya sa 10 Thai nationals na binihag ng Hamas. Noong araw ng massacre October 7, binisita ni Noraline at ng kanyang partner na si Gideon Babani ang kanilang mga malapit na kaibigan sa kibbutz ni Rim nung sumalakay ang mga Hamas. Pinatay ang kanyang partner na si Babani at kinuha naman si Noraline bilang hostage. Nasa Israel na nga ngayon si Noraline. Hindi pa malinaw kung may balak itong bumalik ng Pilipinas. Pero katulad ng ibang caregiver na naapektuhan ng gerang ito, ipinangako ng gobyerno ng Israel na magbibigay sila ng pinansyal na tulong. Ang kalayaan ni Bobadilla at Jimmy Pacheco ay naganap kasabay ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang mga otoridad ng Israel sa kanilang tulong sa pagpapalaya kay Bobadilla at sa patuloy na suporta sa mga Pilipino sa Israel. Nagpasalamat din siya sa mga gobyerno ng Egypt at Estado ng Qatar sa kanilang mahalagang papel sa prosesong ito sa mga nakalipas na linggo. Sa pagpapalaya na ito kay Noraline Bobadilla, accounted for na ang lahat ng mga Pilipino na sinabing naapektuhan ng gera. So yung unfortunately, no, may apat tayong mga kababayan na pawang mga caregivers ang namatay noong sumalakay ang mga Hamas sa Israel noong October 7. So, 4 of them were killed and they were, most of them stayed with their wards o hindi iniwan yung kanilang mga alaga na naging dahilan din kung bakit sila napatay, no? At dalawa, ito nga si Noraline at si Jimmy ang napawalan na ng mga Hamas. So, in another sense, we're actually lucky. No, you can say fully lucky kasi naging bihag pa rin sila ng mga Hamas, pero and you know, we can only imagine the trauma na pinagdaanan nila during the hostage taking, mostly, no. Siguro nga baka mas matindi yung pinagdaanan nila nung hostage taking more than, or iba naman yung challenges while they were in the tunnels with the other hostages kung saan sila tinago ng mga grupong Hamas, ano. Si Jimmy Pacheco was 49 days in captivity and si Noraline Bobadilla 53 days in captivity, and merong mga, because of the release of some of the hostages already in the ceasefire, in the first ceasefire between Israel and Gaza in this fight, no, merong isang hostage na nagsabi na maayos naman daw ang treatment sa kanila nung sila ay nandoon na, no, sa tunnel at naging hostage ng mga Hamas. Pero nung mga sumunod na daw na araw na naging mas mahirap na ang pagkain at mas kumonti na ang mga supply, yun, nakaranas na sila ng gutom at may pagkakataon daw na pinagtabi-tabi yung mga plastic chairs, yung mga plastic na puting upuan na parang nasa isang civic center, at dun siya natutulog, no, na pinagtabi-tabi lang yung mga plastic chairs na yun. Pero ano nga, mapalad pa rin na napawalan, no, ang ilang mga bihag na
ng mga Hamas at kasama ito sa kanilang truce agreement, sa kanilang ceasefire agreement na binobroker ngayon primarily by Qatar. No, ang dalawang Pilipino, naging maswerte tayo na napasama din tayo sa efforts of the Thailand government. And of course, there's also efforts from the Philippine officials. Pero ang marami kasing mga Thai nationals na nabihag ng mga Hamas during that particular massacre, no? Noong October 7. If I'm not mistaken, the Thais are the largest population of foreigners na nabihag ng mga Hamas. So, yung mga official ng Thailand, no, the Muslim, prominent Muslim personalities in Thailand, they went to Tehran, no, in Iran, and tried to really facilitate the release of the Thai nationals. And siguro isa rin itong proof, no, ebidensya na walang galit sa atin, eh, walang galit sa Pilipinas ang mga Hamas, at malapit din tayo, no, question sa mga Israeli. So these two warring forces have nothing against the Filipinos, kaya siguro hindi sila nagdalawang isip na palabasin, no, at i-release ang mga Pilipino. And I dare say na baka nga there's more compassion or mas malambot, no, sa mga Pilipino ang parehong panig. We do know that the Israelis have been praising the Filipinos, especially the caregivers in Israel, dahil karamihan sa mga Pilipino natin dyan, no, nasa 50,000 or 30,000, if I'm not mistaken. I'm just forgetting the figure now from the Department of Foreign Affairs, but definitely in the 30,000s, no, na mga caregivers natin sa Israel, they are being praised right now, no, even before this tragedy has happened. Alam na ng mga Israeli na kapag ang caregiver ay Pilipino, ay maswerte talaga sila, no. And lumabas ulit, no, yung ganitong trait ng mga Pilipino during this massacre, because there's been a lot of senior citizens na inalagaan ng mga Pilipino na nakita ng mga Israeli na hindi talaga iniwan ng kanilang mga Filipino caregivers. And this is something that just naturally comes out, no, from the Filipino character, from the Filipino trait. It reminds me of the time na nag-pandemic, and our nurses naman were being praised all over the world. I remember specifically the UK, in Britain, in London, where the nurses were really praised, no, na matindi yung malasakit, no, during those challenges. So your real character shines during challenges like this. And nagkakaroon siya ng ganitong mga advantages o ganitong mga rewards kapag halimbawa hihingiin na sige, pakisama na rin yung Pilipino sa pag-release ng mga Thai nationals. I'm just imagining this in my head. I'm imagining na hindi man nahirapan yung mga Hamas na pumayag na palabasin ang mga Pilipino, dahil narinig din natin ang isang storya ni Camille Gisalva, no, na hindi pinatay ng Hamas na pumasok sa bahay ng kanyang inaalagaan na 95-year-old na tinawag niyang sir. The first thing he said when he came face to face with a Hamas attacker was, "Hello, sir." Tapos pinakiusapan niya na huwag kunin ang kanyang pasaporte at huwag kunin ang kanyang ticket, dahil yun ang pinaka-iintay niya, na makauwi ng Pilipinas ngayong darating na Pasko para makita ang kanyang katangi-tanging anak. And she's a single mother. And hinatid niya papalabas yung Hamas, no, sa pinto, at sinabi niyang, "Goodbye, sir. I am closing the door now." And it's a miracle that she survived and her ward survived, no, the 95-year-old woman survived. And it is not impossible to conclude, no, or it's not illogical to conclude that it's because of her demeanor. No, tayong mga Pilipino, lumalabas yung sincerity natin, lumalabas yung authenticity natin, na wala tayong kinalaman sa gera. We don't
condone wars, we don't support wars, we are there for peace, no? We are there simply to work for our loved ones back home, and all of these really deep and you know, substantial elements, lumalabas lang siya, no? It's being felt by the people around, especially in times like these, no? So that's definitely good news na napakawala na si Noraline Babadilla, although let us not forget the trauma that they have been through, dahil katulad ng narinig natin sa balita, dinadalaw lang ni Noraline at ng kanyang partner na Israeli ang kanilang mga malapit na kaibigan nung nangyari ang pag-massacre at napatay. Hindi natin alam yung instances, no? Baka later on magkwento si Noraline, pero pinatay yung kanyang partner that day at siya ay kinuhang hostage. We can only imagine the trauma of that kind of a circumstance. And with Jimmy Pacheco naman, hindi niya iniwan yung alaga niya, nabaril din yung alaga niya, tapos tinutukan siya ng baril at kinuha rin siya bilang hostage. And according to the DFA, hindi pa nga daw makausap si Jimmy ngayon. He can't really recount it yet, and we cannot underestimate, no, the effect of this on our citizens, not just the Filipinos, but everyone affected by this war. So we're really hoping that it ends soon and that peace will reign. Na sana may vision nga, maganda yung vision na Palestinians and Israeli children are playing together. I mean, let's all visualize this. It's possible. Many of them don't want the hate to go on for generations and generations. So, let's envision a world where Israeli children and Palestinian children are actually playing together and are being best friends.